Hindi ko rin alam kung alam ni Marlon ang nangyari sa akin. Ngunit malamang din na hindi, dahil pinakisuyuan ko ang inay na kung maaari ay huwag ipagsabi ang nangyari sa akin. Naputol ang aking pagbabalik tanaw ng, "Kevin, dito ang sasakyan mo, halika na." Ang sigaw ng inay na nauna na sa akin. "Naghihintay na si Marlon," ang dugtong niya. Sasagutin ko na sana ang inay nang sumingit naman ang isang driver ng potpot na iniharang pa talaga niya ang kanyang potpot sa aking harap. Ang potpot ay yung tricycle na Depajack, isang unique na pampublikong mode of transportation sa aming lugar. "Sir, saan po ba punta niyo? Ako na po ang maghahatid sa inyo," ang sambit niya. Bigla namang nahati ang aking isip kung susunod ba sa inay o sasakay na lang sa potpot. Namiss ko kasi ang pagsakay nito. Maraming magagandang alaala ang dala sa akin nito. Dati kapag ganyang nalulungkot ako, sumasakay ako sa potpot habang umaandar ito. Saka ako nagmumuni-muni. At dahil hindi kailangan ng gasolina upang umandar, mura lang ito. Mabagal nga lang pero kahit papaano, mag-i-enjoy ka naman sa pagsasightseeing. At nang nakita ko pa ang isang driver na parang kakilala ko na hindi mawari kung saan ko nakilala. Sa tansya ko ay nasa 35 na ang edad niya. Mas matanda sa akin ng 10 taon. Payat, sunog ang balat, at medyo nangungulubot na ang balat. Marahil ay sahin ang klase ng kanyang trabaho. Parang may kakaiba sa driver na yon. Parang nakita ko na siya. Hindi ko lang alam kung saan. Kaya't, "Nay, dito na lang po ako sa potpot sasakay." Muling lumapit sa akin ang inay. Hindi makapaniwalang doon ako sasakay samantalang naroon ang kotse na bagong bili ko pa lang. Naghintay sa isang gilid ng kalsada. "Ano ka mo ang sabi mo, anak?" "Dito na lang po ako sa potpot. Namiss ko ang pagsakay nito. Ang tagal na noon. Mauna na lang po kayo, Nay." "Diyos ko namang batang ito. Sige, doon na kami. Sabihin ko na lang kay Marlon." Kaya sa potpot na ako sumakay. "Sir, parang nakita na kita ah. Artista po ba kayo?" ang tanong ng potpot driver sa akin. "Hindi ah. Modelo po siguro kayo. Namukhaan kita sa isang brand ng underwear eh." "Ah, kamukha ko lang siguro yun. Ang palusot ko na lang. Ayaw ko kasing malaman nila ang aking buhay at trabaho sa Maynila." "Turista po ba kayo dito, sir?" ang tanong ulit ng potpot driver. "Hindi, taga rito ako. Dito ako pinanganak." "Ay, ganun po ba?" "Oo, nakapagtrabaho lang sa Maynila." "Ikaw, parang kakilala kita eh," ang tanong ko sa kanya. "Nako, hindi po sir. Ni minsan ay hindi ko matandaan na nagkakakilala tayo. Nakikita ko ang modelo ng underwear na kamukha mo pero yun lang." "Ah," ang sagot ko na lang. "Ano nga palang pangalan mo?" dugtong ko. "June," ang sagot niya. Nahinto ako. Nag-isip kung may nakilala ba akong June. Ngunit wala akong matandaan. "Kayo po sir, ano po bang pangalan nyo?" ang dugtong din niya. "Miko," ang sagot ko. Yan na kasi ang ginagamit kong pangalan sa Maynila. At gusto ko rin talagang baguhin ang pangalan ko. Gusto kong malimutan ang dati kong pagkatao at ang nakakabit na pagdurusa sa pangalang yon. "Kung gusto po ninyong mamasyal sir, ako na lang ang kunin mo. Ipapasyal kita sa mga magagandang lugar dito." "Okay, good. Ano bang number mo? Tatawagan na lang kita." Ang sagot ko na lang. At ibinigay niya ang kanyang numero. Kinuha ko ito at nasave ko sa cellphone ko. Maya-maya lang ay dumaan na kami sa lugar na kung saan ginawa sa akin ang kahalayan. Pakiwari ko ay biglang nanumbalik na naman sa aking alaala ang mga nangyari sa akin sa lugar na yon. Naramdaman ko na naman ang sakit at matinding galit para sa taong gumawa nun sa akin. Pinagmasdan ko maigi ang paligid nito. Marami na rin nagbago sa lugar. Kung dati ay basagang mang ilaw ng poste, nagkaroon na ito. Kung noon ay hindi sementado ang kalsada,
Sa panahong iyon ay sementado na at may mga buildings na rin. Pati ang talahiban sa gilid lang ng kalsada ay may mga nakatirik ng bahay. Nawala na ang lugar na nagsilbing alaala ko sa kahayupang ginawa nila sa akin. Ngunit sariwa pa rin sa aking alaalang lahat at ang puot na natili pa rin ito sa aking puso. Dito na lang ako, Jun. Ha? Ang sagot niyang naguluhan. Dito lang ba ang bahay mo? Oo, malapit lang dito. Sige, ito ang bayad mo. Sabay abot ko ng 200. Alam ko, malaking halaga na yun. Wala pang 10 piso kaya ang pamasahin ng potpot kapag nasa loob lang ng bayan. Ang laki naman po nito, sir. Huwag ka na magtanong kung ayaw mong bawiin ko pa yan. Sagot ko namang biro. Tatawagan na lang kita, Jun, kapag kailangan kita. Salamat po, sir. At yun, naglakad ako pa uwi. Ninamnamang nakaraang nakasanayan kung saan ay nilalakad ko lang ang lugar na yon patungo sa bahay. At dahil dinala na ng inay ang isa kong bag, hand carry lang ang aking dala. Habang naglalakad ako, sinasariwa ko rin sa aking isip ang mga pangyayari noong ako ay nag-aaral pa lamang at naglalakad sa lugar na yon. Maraming bagay ang nanumbalik sa aking isip. Isa na ang naramdamang pagmamahal ko kay Ivan na sa huli ay naging puot. Nasa ganoon akong pagmumuni-muni nang narinig ang malakas na busina ng sasakyan. Napatulan ako sa pagkagulat at napasigaw. Nang nilingon ko ang pinagmula ng busina, ang inay pala ang nakasakay sa tabi ng driver seat sa harap ng kotse. At ang nagdadrive nito ay namukhaan ko na, si Marlon nga, ang dating batang gusgusin. Nakita kong nagtatawanan silang dalawa sa forma kong nakahawak sa barrier sa gilid ng kalsada habang nanlaki ang mga mata sa gulat. Sira ulo ka, supot ah. Ang banat ko kaagad nang nakalapit na sila sa akin at nasa harap ko na ang sasakyan at nasa side ko si Marlon na nasa manibela. Nakabukas ang bintana at noon ko na muli siyang napagmasdang maigi. Kung gaano ako kagulat nang narinig ko ang busina niya ay siya ko rin pagkagulat sa nakita kong anyo niya. Mistulang isang artista ang kapugian at forma. Clean cut ang buhok na halatang bagong gupit. At ang mga mata ay tila nangungusap. Makakapal ang kilay. Ang ilong ay matangos. Ang mga mapupulang labi ay mistulang nangaakit. At halata ang maninipis na balahibong pusang bigote na nagsimula ng sumibol. At nang binitawan pa niya ang isang nakakabighaning ngiti, lumantad na naman ang mapuputi niyang ngipin at dagdagan pa sa dimples sa magkabila niyang pisngi. Para na akong lumutang sa ikapitong alapap. Hindi kaagad ako nakapagsalita nang makita siya. Para akong nasyak at hindi makapaniwala sa nakita. Ang dating gusgusin at uhugin na bata na hindi marunong magdamit o maglinis sa katawan ay tila isang Adonis na sa kakisigan. Talagang nabighani ako. Na mesmerize, na starstruck, nag-upgrade ng memory status sa utak. Nanatili lang akong nakatitik sa kanya samantalang patuloy sa pagtatawa silang dalawa ng inay. At nang napansin niyang nakatutok ang mga mata ko sa kanya, bigla rin siyang nahinto sa pagtatawa. Pinawi ang ngiti sa kanyang mga labi at yumuko na tila nahiyaba o natakot. Nagmamadaling binuksan ko ang likurang pinto ng kotse. Pabiro kong hinablot ang kanyang buhok at inalog-alog ang kanyang ulo. Si Supot pala to. Muntik na akong atakihin sa puso. Sira ulo ka. Hinawakan niya ang kamay ko na nakahablot sa buhok niya. Aray ko po. Salbahe ka. Papatayin mo ba ako? Sabi kasi ni tita, tawagin kita eh. Na mabilis ko rin sinagot ng tawagin pero hindi papatayin sa gulat. Ikaw, supot ka talaga.
at inilingkis ko naman ang mga daliri ko sa leeg niya, yung pabirong nananakal. Bagamat di ko maintindihan ang aking naramdaman, tila may kumiliti sa puso ko sa ginawa kong iyon sa kanya. Tawanan ulit. Ang saya-saya ko sa tagpong yun. Parang sa buong buhay ko ay may kung anong kulang na siyang dahilan ng aking kalungkutan. Ngunit sa pagkakataong iyon ko lang natagpuan. At habang umaandar ang sasakyan, talagang hindi na binitawan ng aking bisig ang liig ni Marlon. Yung bang pachancing na inilingkis yun sa kanya. Kunyari ay inakabayan habang nasa likod lang niya ako. At idiniindiin ko pa ang mukha ko sa kanyang ulo. Inaamoy-amoy ang kanyang buhok na sa pagkakataon yun ay hindi na amoy araw kundi amoy head and shoulders na. Paano ka pala natuto ng pag-drive support? At talagang nilakasan ko pa ang pagbigkas sa salitang support. Natuto lang, sagot niya. As in, nagising ka na lang isang araw at pagkatapos ay na-discovery mong alam mo palang mag-drive, ganon? Ang pang-okray ko pa. Talagang nag-aral yan, anak. Ang pagsingit naman ng inay. Nang nalaman na nagpabili ka ng sasakyan, dali-daling nag-enroll ng quick driving lesson dahil gusto niyang siya ang mag-drive sa iyo kapag gusto mong mamasyal o magtungo kahit saan. Nasya ko namang ikinatuwa. Taas na naman ako, ngunit hindi ako nagpahalata. At bakit ko naman gugustuhin na ikaw ang mag-drive sa akin, Aber? Ano ang mayroon ka na wala ang iba? At kahit na nag-drive, madali yan siyang lumingon sa akin at ang isang kamay ay inilagay sa ibaba ng kanyang baba. Yung pormang pa-cute. Sabay sabi ng, eto, pahiwatig na pagka-cute niya ang lamang niya sa iba. At saka kami nagtawanan.